Another inspiring story na naman po ang ating matutunghayan ngayon na kung saan sa halagang 30,000 pesos ay nakapagpagawa na po ng bahay itong OFW na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia bilang isang kasambahay. At ito nga ay magandang panimula para sa kanyang minamahal na pamilya. Sa worth 30,000 pesos ay meron na po siyang nabuo na ganitong studio type na bahay. And also guys, eto nga po't ibinigay yung full details ng mga materials na nagamit dito upang ma-share sa inyo at mailathala if ever na magpapagawa rin kayo ng bahay or bubukod na kayo sa inyong pamilya na ang budget no ay 30,000 to 50,000 ay maaari na pala kayo magpabuo ng ganito at maayos at matiwasay na bahay para sa inyong paninimulang magpamilya. And also guys, ito nga po pag-usapan din natin, itong nagkakahalagang 900,000 pesos na kung saan ito ay condo type, fully finished at makikita nga po natin ito na tunay nga naman napakaganda at ito nga rin ay pag-uusapan natin o tatalakayin upang magkaroon din po kayo ng idea or makuha na nyo ng setup or style yung interior design na ito nung pwede nyo i-apply sa inyong pagpapagawa or pagde-decorate ng bahay dahil nga fully finished ito at tunay nga namang napakaganda. So hey guys, it's me again. Rep Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update. And just call me Mr. Guys. So guys, ito po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Casey Day Quezon sa Quito. Si Ma'am Casey nga po ay bagong OFW lamang sa bansang Saudi Arabia bilang isang kasambahay at bago nga po siya umalis ay talagang pinagsumikapan niyang mabuo ang bahay na ito sa halagang 30,000 pesos para pag alis niya ay safety at maayos na po ang tirahan ng kanyang mag-ama na naiwan dito sa ating bansang Pilipinas. So guys, ito nga po't pag-usapan na kagad natin ang mga materials na nagamit dito sa pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Casey. So guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Casey, ang nagamit nga pong hollow blocks dito ay 240 piraso. At habang ang semento naman ay nakaubos lamang sila dito ng 16 pirasong semento. Sa mga bakal naman po ay gumamit lang sila dito ng 10 pirasong 10mm. At yan ay nakikita naman natin ang bahay na ito ay liabi lamang or interlock. And then about naman po sa mga buhangin, ay nakagastos siya dito ng halagang 1,400 lahat-lahat na po yan. So yun po ang about dito sa structural ng bahay. So about naman po sa kanilang bubong, at anya nga ni ma'am, ay gumamit po sila dito ng 6 na pirasong yero lamang. At ang mga ginamit na kahoy dito ay puro coco lumber at yan ay 10 pirasong coco lumber at nakikita naman natin sakto lamang naman yung kanilang pasuloheras or yung dalang ng kahoy. So guys, ito na nga po yung itsura ng bahay na ito na studio type at makikita na nga natin at na finish na nga ito at malalaman natin kung anong ginamit niya dito na decoration na akala mo ba'y tiles at nakapintura. So guys, ayun nga po't nakikita natin meron na po siyang sliding windows and screen doors. So ayun nga po ang ating pag-uusapan muna ngayon, magkano nga ba ang nagastos dito? So ayun po sa binigay na details ni Ma'am Casey, na meron po siyang dalawang sliding windows na normal size at isang windows dito sa kanilang CR. And then kasama na nga po dyan yung screen door, lahat-lahat po yan ay sa kontrata, gumastos po siya ng halagang 10,500 pesos. Meron na rin po yung screen sa loob. So guys, ayun nga po't minsan nagtataka tayo, sa sliding windows ang presyo ay mahal, minsan mas mura. So ang pagkakaiba po niyan kasi sa materials and then also yung pinaka frame niya. Yung iba pag walang frame, mas mura. Yung iba pag merong frame or mas malaki yung frame or yung window jam is mas mahal or mas mataas ang presyo. And then sa salamin naman, alam naman po natin lahat yan, pagka tinted or yung mirror ay mas mahal and then also yung normal is mas mura din. So guys, ito po yung nakikita natin. Akala natin naka-wall tiles na at nakapintura na yung loob ng bahay. Pero kahit ako na fake nito at yun nga natanong ko dito sa owner ng bahay, yan po pala ay adhesive wallpaper na in-order lamang niya sa Shopee. So ito nga guys, ayon po kay ma'am, lahat po yan ay wallpaper lamang na adhesive.
In-order nga niya ito at yan ay magbuka siyang pintura at mas lalong gumanda. Na lahat-lahat po yan ay gumastos siya ng 1,500 pesos. Kasama na po yan yung kanilang floor or yung pinaka-linoleum. So guys, ayun nga po't nakikita natin para siyang tunay na pintura at napakaganda nga po ng itsura. Lalong-lalo na yung lababo ay para siyang tunay na tiles at yung wall tiles din. So yung pala ay siya lamang ay wallpaper adhesive. And also guys, about po sa sukat ng bahay na ito na ayon po sa binigay na details ni Ma'am Casey, ito po ay 18 feet by 12 feet lamang at studio type at meron po siyang sariling kitchen. And about naman po sa kanilang CR, ay nakiki-CR lamang po muna sila ngayon sa kanilang pamilya. And then anya nga ni Ma'am ay unti-unting mag-iipon hanggang sa mapalaki nila itong bahay na ito at madugtungan ng sariling kitchen at CR. At yun nga ay mamumuhay sila ng maayos at nakabukod para sa kanilang pamilya. At ang higit sa lahat, ay meron siyang matatawag at masasabing sarili niyang bahay. And also guys, about po sa kanilang manggagawa ay meron po siyang isang mason at isang labor. Sa mason po ay 600 pesos per day at ang labor naman ay 400 pesos per day at yan po ay 5 araw lamang po daw ginawa ito. And then yan nga po ay gumastos ng halagang 30,000 pesos at yan nga ay bukod po yung kanilang wallpaper or adhesive wallpaper na kung saan ito po ay 1,500, kaya lahat po ay total 31,500 po ang nagastos dito, lahat-lahat na po yan. At bago nga umalis si Ma'am papuntang abroad, ay sinigurado niyang maayos at nakalipat na ang kanyang mag-ama at yun nga ay unti-unti na silang mag-iipon hanggang sa matupad nila ang pinaka-main na pangarap nilang bahay at bukod sa lahat, yung pag-aaral nga at future ng kanyang pamilya. So once again, congratulations po Ma'am Casey para sa iyong magandang panimulang bahay na ito. Natunay nga naman, napakaganda at napaka-cute nito. And good luck sa iyong pag-abroad at tunay nga naman ito baon-baon mo ang pangarap para sa magandang kinabukasan ng iyong pamilya at yun nga itong ating pinapangarap na bahay na para sa ating minamahal na pamilya. So ito naman guys ang ating pag-usapan ngayon, ang condo type unit na napakagandang bahay nito na nagkakahalaga ng 900,000 pesos. Fully finished na po ito at makikita natin napakaganda po ng interior designs nito. At ito po ay panoorin natin at kapulutan natin ng idea ang bawat sulok ng bahay na ito na pwede natin i-apply sa ating pagpapagawa o pagde-decorate ng ating bahay. So guys, ito nga po ang ating topic ngayon, ang pagpapagawa ng bahay ni Mr. Don Alas from Davao City. At ito nga po ang sukat ay 6 meters by 5 meters at meron po itong isang kwarto, condo type unit, interiors designs at yan nga ay fully finished.
So guys, ayan nga po't natunghayan nyo at kagandahan ng loob ng bahay na ito na nagkakahalaga ng 900,000 pesos na kung saan ito nga ay labor and materials na. Condo type unit, interior designs at nakikita nyo ang tunay nga namang napakaganda na kung saan ito nga po ay may 6 meters by 5 meters ang sukat at mayroong isang kwarto. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito. Lalong-lalo na't nakapulutan natin ng idea or aral upang makapagpasimula or makapagpagawa na rin tayo ng ating pinapangarap na bahay para sa ating pamilya. Lalong-lalo na yung low budget lang na kagaya ni kay Ma'am Casey na halagang 30,000 pesos. At yun nga ay yung panimula ay maganda ang gawin natin ay step by step hanggang sa mabuo natin ang ating pinapangarap na bahay. Kagaya nga po ng lagi nating sinasabi na kapag meron tayong sinimulan ay may tatapusin at yan nga ang magbibigay silbi sa ating inspirasyon at magbibigay na sipag sa ating pagtatrabaho lalong-lalo na sa ating pag-abroad at bukod sa ating pag-aaral ng mga anak ay mas lalo tayong mai-inspire dahil nga meron tayong binubuo or pinapangarap na bahay. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Rep. Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.